Welcome back to my channel, mga kaibigan, at isang magandang araw. Tag-init na naman at isang electric fan ang gagawin natin. Bali, tanggap natin ito sa ating customer. Bali, nakapanood daw siya ng isang tutorial at nilagyan ng butas yung pinaka-lock ng bushing. So, ang purpose nito ay para malagyan ng oil o para laging nasa kondisyon yung shafting at bushing. So, dyan niya inilagay. Bali, napanood niya sa isang tutorial. So, napansin lang natin dito, bali, kailangan pang kalasin yung motor. So, sabi nga, wala nang sense kung yung pinakabutas na lalagyan ng oil ay naandun mismo sa loob. So, kakalasin mo pa rin yung motor. So, ayan, bumili tayo ng motor at iwa-wiring natin yan. So, nung buksan kasi ng ating customer, bali kakilala natin dito, nasira yung motor. So, naputol. So, malamang hindi niya naingatan yung motor, kaya naputol or nagasgas yung motor. So, yan ang ating gagawin ngayon. So, bali, isasuggest din natin kung saan dapat ilagay yung butas na paglalagyan ng oil kung gustong lagyan. So, bali, hindi na bago yung mga ganong may butas para lagyan ng oil. Yung ibang design ng electric pan, meron na siyang butas doon sa mismong harap. Pero, yung iba, karamihan wala na. So, hindi na nilalagyan. So, kung ang sasuggest natin dito, ilagay yung pinakabutas doon sa bandang taas para lagyan ng oil. So, yung katamtaman lang nakakasya yung tip o yung nozzle ng lalagyan ng oil. So, matulis yun. So, kung mapapansin natin, dito niya inilagay sa lock ng bushing. So, bali wala na rin yan kasi kung tatanggalin mo rin lang yung motor. So, yan yung ating ipapalit na bagong rewind. So, bali wala na rin yung ginawa niyang butas ng lock ng bushing. Kasi tatanggalin mo rin lang yung housing ng motor eh. So, dapat mas maganda siguro, suggestion lang natin, ilagay dun sa labas para hindi nakalasin yung motor at hindi na masira. So, maaari kasing masira yan pag naputol yung motor, yung windings niya, or pag nagasgasan, so, pwede rin masira yan. So, iwa-wiring lang natin ito, mga kaibigan. Bali, hindi na natin ipakikita yung pag-wiring. Meron tayong mga nakaraang video pa dyan. So, 1 year ago, 2 years ago. So, ayan, bali, naikasa na natin yung motor, naalay na natin. So, kung makikita nyo, dyan yung arrow. So, dapat dyan, mas magandang ilagay dyan sa bandang labas. At doon sa bandang taas. Yung, kung lalagyan, kung gusto nyo lagyan ng butas para malagyan ng oil. So, yun ang purpose nyan, kaya ginawa yan ng ating customer. Yun nga lang, nasira yung motor. So, bali, ito yung kanyang motor na itasimbol natin o yung ni-repair natin. So, nandyan pa rin yung ginawa niyang butas dun sa lock ng bushing. So, nagsuggest na lang tayo sa kanya na kung pwede, ilagay niya dito sa may bandang harap at dito sa labas. So, magde-demo na lang tayo, mga kaibigan, kung saan magandang ilagay. Kung gusto niyong lagyan ng butas yan para malagyan ng oil. Madaling ang purpose lang naman talaga niyan ay para madaling malagyan ng oil dahil hindi natutuyuan yung shafting at bushing. So yan kasi ang dahilan kung bakit nasisira yung motor. Pag nag-stack up yung bushing at shafting, natural o posible na mag-init yung motor at masira or masunog. So diyan natin ilalagay yung butas. Bali, demo lang ito, mga kaibigan.
So, depende sa inyo yan kung gagawin nyo. So, suggestion lang natin na dito dapat yan. Nasa bandang taas yan. So, ang oil kasi dyan, pababa. Kung sakaling nalagyan na sa loob, pababa na yan. So, yan yung pinakaloob. So, yan, lalagay natin dyan yung butas. So, kung sink naman, kung ganito, pwede natin ilagay dito sa gilid. Ay, init. Yan. Kung sink ang ano, ang housing, yan, pwede dito sa gilid at pwede rin doon sa harap. Doon sa itinuro natin na harap. So, dyan. So, ingatan lang natin na magalusan or matusok yung motor. Kasi kung ilalagay niyo yan, posible nandyan yung motor. Hindi niyo natatanggalin. So, dyan lang. So, yung kasya lang yung tip ng o yung nozzle ng lalagyan ng oil. So, yan ang suggestion natin kung sink. So, dito naman ulit tayo sa ang housing ay lata. Yung tiyatag na lata. So, papabakatan lang natin ito o gagatlaan natin ng pako. Tapos sa babarinahan natin. So kung gagawin niyo ito na nandoon yung motor, ingatan niyo lang yung motor. Or kung pwede, tanggalin niyo muna yung motor. Kasi baka tamaan siya ng barena. So pag magkakas lagi ng motor, mga kaibigan, dapat ingatan niyo magalusan o maputol. So pag naputol kasi yan o nagalusan, posible na masira na yan. Lalo na yung mga tiyatawag na alloy yung windings. So kung tanso naman ang windings, posible na may dugtong pa yan. So yun yung ating ginawang butas, mga kaibigan. So, sampo lang ito. Kung sakasaling gusto nyong lagyan. So, bali yung mga dating design ng electric fan, lalo na yung mga sink. Ito kasi yung lata. Meron na silang butas. Pero ngayon, bihira na yung may ganun eh. Bihira na yung may mga butas sa harap. So, ang purpose lang yun para malagyan ng oil. So, yung katambal nito na housing. So, lagyan mo rin yan, kaibigan. So, dalawa yan. Magkatambal yan, siyempre. So, yan. Sana ay nakapagbigay ako ng idea. So, ulitin lang natin. Ingatan yung motor na magalusan or maputol. Yan. So, dapat din yung lock ng bushing, hindi siya lumuwag. So, hanggang dito lang, mga kaibigan, at sana nakapagbigay ako ng idea kung paano i-condition ang inyong mga electric fan. Maraming salamat, at kung bago ka lang sa akin channel, palike na lang at pasubscribe. Maraming salamat at magandang araw, mga kaibigan.